Come Holy Spirit, come Holy Spirit, sama mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Sa mapagpalang araw po ngayon ng Miyerkules, welcome to Hold the Line, Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones, nais po magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinangon natin kay San Juan, Kabanata 6, Talata 6 hanggang 14. At ito po yung Jesus ang daan. Sabi rito kapatid, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus daw kapatid, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus is the only way, the truth, and the life. Una-unahin natin, buhay. Si Jesus ang tangi talaga makakapagbigay ng buhay sa atin. Buhay na kasiyasiya, buhay na maligaya, at buhay na hindi aandap-andap. Ang problema lang kapatid, marami tayong mga nilalapitan, marami tayong mga pinupuntahan. Nakakala natin siya yung tunay na kaligayahan o siya yung buhay natin. Pero mga temporary lamang po ito. Kaya this time pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon, He is the life o siya ang buhay. Paano sabi, siya daw ang katotohanan, the truth. At ang katotohanan na ito kapatid, siya yung laging mapapalaya sa atin. Lagi natin ibabahagi na ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa atin. Kung may nagawa kang pagkakamali, you need to accept. Kailangan mong tanggapin dahil doon ka makakalaya. At kailangan din natin i-accept na si Jesus lamang. Siya lang ang pwede makapag-save sa atin. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Si Jesus lamang ang tunay na salvation. Si Jesus lamang ang makaka-fulfill ng mga kaligayahan na hinahanap natin. Magpupulfill ng mga bagay na hinahanap natin sa ating buhay. Kaya si Jesus ang buhay, si Jesus ang katotohanan, at ang pinakamaganda ngayon, yung word for the day, si Jesus ang daan. He is the only way. Walang ibang daan patungo sa Ama maliban kay Jesus. Kaya nga napaka makapangyarihan ng kanyang pangalan, ang dakilang pangalan ni Jesus, na kung sino man ang lalapit sa kanya, siya yung tunay na liwanag, na kung sino man yung iinom ng kanyang dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na kung sino man yung kakain ng kanyang katawan ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kapatid, sa araw na ito, tawagin natin si Jesus. Siya ang daan patungo sa Ama. Siya ang daan patungo sa kaligtasan. Siya ang daan patungo sa tunay na kaligayahan. Meron daw pong pag-aaral noong 2017. Ayon daw po sa pag-aaral ng mga eksperto sa kalsada. Doon daw po sa NLEX, nagkaroon daw po ng 3 major violation sa kalsada. Ano daw pong 3 major violation na ito na magandang i-apply natin sa ating buhay pananampalataya? Unang violation daw po yung tinatawag natin na disregarding traffic sign and signal. Ano ito? Ito yung mga no left turn, no right turn. Ano itong mga bagay na ito? Yung no left turn, pag sinabing no left turn, bawal kumaliwa. Kaya lang eh, tayong mga kalalakihan, imbis na ituon natin ang ating mga isip sa ating asawa, sa ating pamilya, patuloy-patuloy tayong kumakaliwa. Kaya ang nangyari ngayon eh, nasisira ang ating pamilya. Kaya this time, para hindi tayo mag-violate sa daan, no left turn, no left turn sa buhay pagpapamilya. Ano pa yung mga traffic sign and signal? Sa Pilipinas daw, sa ibang bansa daw, pag orange, ang ibig sabihin, prepare to stop. Pero sa Pilipinas, baliktad daw. Ang ibig sabihin daw nito, bilisan, bilisan. Kaya imbis na huminto, ang nangyari ngayon, dedire-diretso, mapapangga, magkakaroon ngayon ng aksidente. Pag sinabing pula, it means to stop. Itigil muna, ihinto muna yan. Itigil na natin ang ating bisyo, itigil na natin yung galit, inanakit sa manalob. At pag sinabi naman ng Panginoon, green, we need to go, we need to continue. Kailangan tayong magpatuloy. Upang nang sa ganun, maging tunay tayong alagad ni Kristo. Yan. Kaya sa araw to, no? Para sa araw to, huwag tayo lumabag sa buhay kalsada o buhay daan. No traffic, no disregarding of traffic sign and signal. Ano yung pangalawang major violation? Yung tinatawag natin na overloading. Ano ito? Sa Pilipinas ka lang daw makakakita ng mga jeep na ang sakay ay meron pang nasa bubong. Yung tricycle na kayang sumakay na 15 estudyante. Kaya pag nabangga ito, napakalaking aksidente. Kaya ang pangalawang hamon sa atin, huwag natin i-violate sa kalsada, no overloading. Huwag na tayong mag-overload. No overloading sa utang,
no overloading sa trabaho, no overloading sa mga iniisip, at makita natin, tunay tayong magiging maligaya sapagkat si Kristo nga daw ang tunay na daan. At ano yung pangatlo? Yung tinatawag nating overspeeding. Pag sinabing 60 lang ang takbo, dapat 60 lang. Pag sinabing 80 km per hour lamang, 80 lamang. Huwag kang magmadali, huwag mong bilisan dahil maaaring pagdating sa dulo, maaksidente ka. At ito yung nakakatakot. Baka mamaya, sa aksidente mo, buhay ang kapalit nito. Kaya, pag in-apply natin ito sa ating buhay pananampalataya, marami sa atin ang mga nagmamadali. Nagmamadaling yumaman, nagmamadaling sumikat, nagmamadaling makilala, nagmamadali sa promotion, nagmamadali sa pagpapayaman. Kaya at the end, hindi pala plano ng Diyos ang mangyayari, kundi plano niya lamang. Kaya pagdating sa dulo, sasalto, sasablay, at hindi maganda ang resulta. Kaya paalala sa atin, no disregarding to traffic sign and signal, no overloading, and no overspeeding. Kapatid, pinalalahanan tayo. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, at si Jesus ang buhay. Let's pray in the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa araw po na ito, Panginoon, na naman po yung mga nalabag namin sa kalsada, na nalabag namin sa aming buhay pananampalataya. Kung kami man po yung nagmadali, kung kami man po yung nag-overload, kung kami man po yung nag-disregard ang iyong mga utos, Panginoon, patawarin po kami. Sa araw po na ito, tatanggapin ka namin na ikaw ang daan, ikaw ang tunay na katotohanan at ikaw ang buhay. Kami patuloy kaming lalapit sa iyo, sasamba at tatakila. Sinusuko na namin ang lahat ng ito, Panginoon, na may pagpupuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, ay Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu, Amen. Okay, mula po sa mga Chilipo Station, patuloy po na bumabati at nagsabi ang inyong lingkod, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.